So ay nandito tayo ngayon. Deck 3. Dito yung theater. Ito yung harapan. Ito yung likuran ng barko. So ay dito lang sa inyo ngayon yung mga nakikita mo dito sa barko. So yun yung hagdanan nila dito sa deck 3 para makapunta ka ng deck 4 saka ng deck 5. Oh my god! Wow! So deck 4 nasa ko deck 5. Tapos ito yung theater. Pasan nyo muna buong deck 3. So deck 3 is may theater. Tapos sa kabilang side, ano pa sa kabilang side? Ito mga rooms na to. Pakinang mga rooms dito. Mga kabina na yan. So makita. And so yung mga kabina lang nandito lang. Yeah. So yun yung deck 3. Ito lang side na yan. Ito lang side na yan. Dito tayo. Kung gusto mo munta sa kabilang side, parang kailangan umakit ka muna ng deck 4 para makita mo yung kabilang side. Kasi yung studio B, yan na yung ano eh. Yan yung skating ring. So akit tayo ng deck 4. Yes. But the way that we're doing it is it is luxe still, but it's meron silang bar dito. Tuner bar. Tonight at 10:30. So we got the afternoon trivia in here at 2 o'clock. And then we have game show, perfect for myself and Ray. That's going to be the start. Ito na yung casino all the way in Ensano. Side. Doon sa kasino, may namoy may usok. May namoy may usok dito. Kapag nasa kasino ka. Ayan yung kasino. Tapos ngayon, alabas na tayo. Ito na yung kabilang side ng boat. Merong ulit hagdanan paakyat ng deck 5 or kung gusto mong bumaba ng deck 3. Ayan. Tapos, sa likod ko yung casino. Tapos meron ulit silang bar dito. Kung gusto mong tumambay uminom, ayan, pwede kang manood dyan. Parang sports bar pe. Good morning. Welcome to Tavern. Thank you. Hey, they have like a drink menu. I just wanna see it. I'm not gonna order anything, but... So, ito yung bar nila. Thank you so much. Pinoy. Oh, Pilipino pala si Kuya. How's it going? Okay naman. Last cruise. Oh, last cruise. Punta ka ng Spain na? Mm-hmm. Oh, balik ka na sa atin. Rida. Spain. Oh, Rida ka na. Saan ba yun? Sa Barcelona? Cadiz. Saan? Cadiz. Cadiz? Oh, okay. Eastport. Westport. Ah, hindi sa... Oh, Barcelona is east eh, no? Doon kayo sa ano, no? Oh, okay, okay. Kasi ba, last cruise na kasi ng barko ngayon. Tapos dadaw na sila sa Spain.
para magkaroon ng refurbishment. Yes. Tapos, ito yung mga presyo ng bilihin dito. 14 ang pinakamurang cocktail. Isang baso lang yan. Tapos kapag gusto mo ng beer, ayan yung mga presyo ng beer. 8, isang bote o kaya 750, isang bote. Mura lang, no? Kaya ng bulsa. Tapos meron sila dito na ano, drink package. Yung drink package nila isang 100 per day. Salamat, kuya! Ano pangalan mo? Erwin, sir. Erwin, oh, sige. So si Kuya Erwin pala yung nandun sa bar. Yan yung bar niya. So pag kapag may review, may mention yun natin si Kuya Erwin sa mga review. So, eto na ngayon. Pabalik na tayo sa dulo naman ng kabilang boat. So hindi, kumbaga nasa middle pa rin tayo, pero yung dulong dulo papunta na dun. Pero ito yung sapphire dining room. Kapag gabi na, dinner na, dito kami nagdi-dinner. At meron rin silang breakfast, meron rin silang believe lunch, kung daw nagkakamali. Pero kadalasan sa nagbo-buffet na lang ako kasi mas maganda sa buffet, mabilisan. Dito maghihintay ka pa kasi sobrang dami ng tao. Ito yung mga menu nila mamayang gabi. Makita nyo. Ayan. So, pangalan nito restaurant is Sapphire Dining Room. So, ngayon, nasa deck four tayo. And ito yung Sapphire Dining Room sa kaliwa natin. Tapos, kanina sa baba tayo. So, bababa ulit tayo para makita naman natin yung the rest of the side up ng deck three. Okay, so balik na tayo sa deck 3. So yung Sapphire Dining Room is multi-level yan. Meron siyang third floor, meron din siyang fourth floor. So pwede nating pakita dito. Tingnan natin kung ano meron dito sa Sapphire Dining Room para makita natin. So hindi mo tayo kakain. Mag-vlog lang tayo sa loob. Para pakita natin sa inyo. So ganito yung tsura ng Sapphire Dining Room nila. So ngayon nasa third floor tayo. Kasi kanina nasa fourth floor tayo. Ayun yung sa fourth floor. Yung banda dun. Tapos ito nasa third floor. Tapos meron pa pala sa fifth floor. Pero ang ganda, di ba? Napaka fancy. Parang nasa fancy restaurant pag kumakain ka dito. Oh my God! Ito yung Sapphire Dining Room nila. So, ayun na yung pinakadulo ng barko. Ito na yung pinakadulo. Tapos, nasa deck 3 tayo ngayon. Ayun sa deck. Nasa tayo dito. So, paglabas mo ng Sapphire Dining Room dito sa deck 3, straight ahead is yung Studio B. Studio B is yung ice skating rink nila. May kita dito. Ah, photo gallery pala dito rin sa deck 3. Hindi kasi ako masyado nagpipicture-picture eh. Dito lang ako sa ano. Sa mga sarili kong picture lang. Mahal rin kasi yung bayad sa mga picture. Ay, ako sa inyo. So, ayan. So, hi. Ah, Pilipino pala si Kuya. Ay, si ano? Ay, nasa taas ka, di ba? Andito ko rin pala, okay. So, 10 professional bottle, 150. Mura-mura lang, kaya-kaya ng bulsa yun, no? 20, 200. Kung gusto 100 bottles, 250. So, kung gusto mo professional na kumukuha sa'yo, pwedeng sila yung kukuha ng mga picture mo, tapos dito mo kukunin lahat ng mga photo, yung photos mo. Tapos yung si Kuya John. Basta ko, yeah. Hindi pa rin naka-sale to, kuya. Ito mga lanyard. Same price, sir. Same 10 pa rin, 10 pa rin. Gusto ko sana kumuha ng isa eh, para at least meron tayong ano. So
souvenir. Souvenir. Pero bibili ako talaga, bibili talaga ako. Binablog ko lang yung buong ano eh. Sige, sir. Sige, ako yan dyan. Sa vlog mo, sir. Ano na? So, subscribe ako sa vlog mo. Sige, sige. Ano sa pangalan niya ako, sir? Chito Siliba. Okay. Salamat kayo dyan, ha. Hello, what can you actually review? Ayan, o. Ayan ang mga photos nila dito. So, kung nakikita mo sa barko, mayroong mga parang ano, backgrounds and mga kung ano-ano pang mga yung parang mga ano, parang mga nagpo-photograph ng mga tao. Dito mo kukunin yung mga photos mo. Pero ngayon, sarado pala yan. Ice skating rin, papasok sana tayo. Studio B is temporarily closed. So, dito yung ice skating rink nila. At sarado sila ngayon. So, ang gagawin natin ngayon, nakakit tayo ng fourth floor. Tapos, salakit tayo sa fourth floor, pakabila. Art design sila sa hagdanan nila. Ang ganda sa ano no, sa cruise para kasi ano eh, para siyang hindi mo mapipil na nasa loob ka ng barko. Para lang siyang ano, para siyang malaking mall. Wow. Ay lumakad na ba tayo dito sa 4. I think lumakad na tayo dito sa 4. Dito yung casino eh. So sa 5 na tayo ngayon. Deck 5. Five naman. So, ito yun na. Deck 5 na tayo ngayon. Sapphire dining room pa rin pala ito. Ito yung 5th floor ng Sapphire dining room. So, ito na yan. Deck 5. Ito sa kaliwa yung Sapphire dining room. Sa kanan is yung may kita na sa kanan. Royal Promenade and shops, tapos yung mga kung ano-ano pang mga guest services at shops. Okay. Wow! Nakapagod rin pala. So dito sa kaliwa, bar na naman yan, inuman. Yung gusto mag-iinom-inom, pwede ka dyan. Dito naman sa kanan is yung guest services. Kung mayroong issue ka sa presyuhan or may overcharge, or meron kang gusto i-book, or merong issue sa kwarto mo, kahit kanina ng issue, dito ako pupunta sa guest services. Tapos shore excursions. So if ever gusto mong pumunta ng shore, halimbawa nagpunta tayo ng Aruba, nagpunta tayo ng Curacao, dito mo pwedeng i-book kung ano yung gusto mong gawin doon sa mga island na yun, tapos babayaran mo na sila. Pero pwede mo rin silang i-book outside, hindi mo kailangan pumunta sa boat. Ang problema lang, pag nag-book outside, may risk na maiwan ka. So, ito yung bar. Tapos, ito ulit yung hagdanan. Ayan. Taas ng ship po. Pakita ko sa inyo, gano'ng kataas. Wow! Diba? Ngayon, ibutin natin to. So, ngayon, nandito tayo sa Royal Promenade. Kaliwat kanan, mayroong mga shops. Ito bilihan ng pabango. Tapos makikita mo, may mga binibenta sa t-shirt. $2 for $30. So, $15 isa. Dito naman sa kaliwa ako, may nagbibenta sila ng relos. Ah, ganda lang ng relos ah. Pero ano, $20. So, ibig sabihin, ano lang yan? Fancy lang. Kasi yung mamahalin talaga, 1,000 yun. So itong Royal Promenade, dito marami yung mga happenings nila. Marami yung mga shops, may mga kapihan, may mga bar. Tapos minsan may banda rin tumutugtog dito. Tapos nakita nyo yung parang mataas na stage na yan sa tuktok. Diyan nagkakaroon ng mga ano, mga sayawan, tapos pinapalo ng mga tao. Tapos dito sa likod ko, dito sila sumasayaw lahat. Ayan. Tapos ito namang maliit na stage na ito sa ilalim. Dito yung mga banda nila kapag may banda. Ayan, dyan yan. Dyan sila nagbaban. Ayan.
Tapos, itong Cafe Promenade, dito yung mga bilihan ng ice cream, bilihan ng mga specialty coffee, kung ano-ano pa. Pakita ko sa inyo mga ice cream dyan. So, dito sa Cafe Promenade, kapag sarado yung buffet, dito ka pwede bumili ng ano, ng pagkain. Hindi naman pwedeng ano, libre naman yan, hindi mo naman kailangan bayaran. Pero kung kunyari wala ka na makainan sa taas, ito pa yung isang laging bukas dyan, lalong halos hanggang madaling araw bukas yan eh. So pwede ka bumili ng pagkain dyan. So ito, nasa deck 5 ulit tayo. Tingnan natin ano, may happening dun. So nakalakad na tayo kanina, nandito tayo nang galing. Ngayon nandito na tayo. So nilakad na natin itong buong Royal Promenade. Ngayon titignan natin yung Star Lounge sa itong Connoisseur Club na yan. Tignan natin yan. Ito yung Star Lounge. Oh. Ayan, may mga games na nangyayari ganyan every hour sa barko. Pupuntahan mo lang yung event place para maging ano, para makaparticipate ka. Ganun, ganun yung mga happenings sa barko. So, ito yung interactive map nila. Wow. So, kung makikita mo yung mga upcoming events sila dito, more, papakita sa'yo kung ano-ano yung mga nangyayari ngayon. So, kung anong oras na ngayon, 12:20 ng tanghali. So, merong poolside music. Merong visual challenge, finish that lyric. Oh, yun yung nangyayari ngayon dun. Finish that lyric. Parang tatapusin mo yung lyrics ng kanta. Ayan, game show yun. It's may volleyball sa deck 13. Tapos merong art auction. Kaya para maraming art dun kasi may art auction mamaya. So, ayan yung oras sa barko at kung anong mga happenings. Wow. Okay, balik na tayo sa tour. Sa deck 5 tayo ngayon. Sa deck 6. Puro mga rooms lang. No, puro mga rooms. Merong parang mapayang puntahan itong next cruise. Pero sige, puntahan natin kung ano yan. Pero itong mga numbers na yan, puro mga kabina yan. Ibig sabihin, wala kang masyadong makikita dyan, kundi mga rooms lang. Ayan, ganyan karami mga rooms dyan sa barko. So, pwede tayo pumunta ng, umakit tayo ng deck 6, tapos ikuti natin, lalabas tayo dito sa next cruise. Tapos akit tayo, titignan natin yung mga yan. Okay. Ito tayo. Ayan, yung mga art na naman siya pinapakita dito. Ito gitara na to is signed by the Rolling Stones. Aba, ewan kung tutoy-kuntoy talaga yan ha. Kasi Rolling Stones daw may pirma dyan eh. So tingnan natin. Mamahalin yan kung totoo yun. Okay, sa deck 6 na tayo. Ito puro rooms dyan. Tapos sa kabila, puro rooms na dito. Doon tayo naglakad kanina sa Royal Promenade. Pagkatapos niyan, may hagdanan ulit dito. Ayan. Tawirin natin itong room. Dire-diretsuhin natin itong room. Kapag puro kabina, pare-pareho yan. Ganito lang itsura nun. May mga cabin number sila. Ayan, mga cabin number. Tapos ano, diyan kayo matutulog. Tapos may cabin steward ka. Ah, may announcement. Tingnan na, pakinggan natin. Ah, wala pala. Akala ko may announcement. Ah, meron nga. Ladies and gentlemen, at this time, we kindly ask Miss Rebecca Kenny from deck number 9
Rebecca Kenny from deck number 9. Please proceed to guest services located on deck number 5 at this time. Thank you. Naku, lagot si Rebecca. Pag ganun, either may issue ka, may utang ka, or may nagre-report na missing ka. Ganun lang yun. Hopefully, nothing serious. You know? Siyempre gusto mong makauwi kayo ng safe. Nandito kayo. Excuse me, thank you. So yan, napakahaba no? Nakapagod maglakad. Pero punong-puno yan, puro kabina. Sa labas na tayo sa dulo. Tapos pupunta natin yung next cruise office. Ito, yan, exit na. Okay, dito. Ito yung next cruise office. Okay. So ano tong next cruise office? Kung gusto mo mag-cruise ulit, halimbawa yan, magbibigay ka na lang kung ano-anong mga incentives. Like ito, up to $600 na savings kung magbubuk ka sa kanila. So makipag-usap ka sa mga tao na nandyan. Ayan. At pwede kang pumili ng mga cruises na available, which is nandun sa mga handout na ganun. Like halimbawa, punta tayo kung tayo ng isa nito. So halimbawa, ayan. Gusto mag-cruise sa Carribean. Ayan yung mga cruise dates. Saka ano. Pero hindi na sinasabi yung presyo. Kasi generally, pag sinabi na yung presyo, nag-discourage yung tao, di ba? So kailangan, kina-capture nila yung curiosity mo. Tapos saka makipag-usap sa kanila. Ano natin yan? Ano natin kailangan mag-cruise ngayon? Excuse me? Okay. Nasa deck 6 tayo. So nandito tayo kanina. Umakit tayo. Tinawid natin to. Nandito na tayo ngayon. Inakit tayo. Isa pa. Punta natin yung library room. Tapos dediretso na yan. Kasi paano makikita sa kabila? Puro rooms lang eh. Ito na yan. Dediretso natin. Deck 7 na tayo. Ito na yung deck 7. Oh, actually, may mapa sila. Oh. Wow! Huh? Alam yun eh. Pero ito yung deck 7. Ito yung library room. So, dito yung mga naglalaro ng cards, mga kung ano-anong game, gusto magbasa ng libro. Dito ka pwedeng ano. Tawag nila dyan is card room library. So, ayun yun. So, yan yung card room library. Dito tayo. So, ngayon ang gagawin natin, nakakit ulit tayo ng sa 8 naman. Saka, FYI, yung next cruise na yan, my experience ha, hindi ka man sa, ako lang, sa akin lang to, opinion ko lang to. Generally, mahal magpabugtok sa mga ganyang mga next cruise eh. Parang, pinapalabas nila marami ka man sa save, pero in the end, actually, lugi ka pa rin. Kasi nga, ano eh, hindi ganun yung parang nakasale yung price nila. Kasi kapag bumibili ng cruise, talagang yung parang tapos na sila mag-offer ng mga incentives. Kaya minsan binababaksak na talaga nila yung presyo kasi walang bumili. Kaya ganun ang ginagawa ko. Hindi ako bumibili ng mga ganyan. Papagod na ako. Ayan. Nasa 8 na tayo. Ayan o, deck 8. Ayan ang view ng Promenade, Royal Promenade from deck 8. Yan yung view. Tapos meron pa. Hindi pa tayo natapos. Ang ganda pa yan, no? Ganda dulo. Okay. Ngayon natin. So I think tingnan natin itong RC Online. Ano yan? Ah, Royal Carribean Online. So I think kung mayroon kang need to access yung internet or you need to print something, dito ka pwedeng pumunta tapos dito mo pwede siyang i-access. And I'm sure may bayad dyan. Wow! Kasi dito sa boat, karamihan ng servisyo yung kailangan mo, babayaran mo through your card or charge na lang sa room mo. Okay, so yan lang yung makikita mo sa deck 8 kasi karamihan puro room na eh. Yeah, I think puro room na eh. Puro room na siya karamihan. Puro room. Ito lang may kita mo. So, dahil naman sa Concierge Club. Tandaan natin yan. Deck 9. Kahit na ulit tayo.
So kung tutusin mo talaga, hindi naman talaga ganun kalaki yung makikita sa barko. Karamihan kasi sa barko, maybe a good 60-70% ng barko, puro mga kwarto. Tapos yung deck 1 and 2, generally, kabina yun ng mga nagtatrabaho sa barko. Ito yung concierge. Hindi ko alam kung pwede tayo mawasok ka. Parang ano to? Private concierge club. Mga pribado yan.